漫步的梦游，那刻头太极难打黑昼，那难老母ba, maupo ka na lang. O baka gusto mong itali pa kita sa upuan. Sa dami na ng hirap na naranasan mo, hindi ka pa rin natuto. Dapat sana, tubakbo ka na lang. Umalis ka na lang. Wala na talaga silbi utak mo. Wala pa sigurong 10 ang IQ mo, no? Ang ability mo yata para matuto ay katulad lang ng isang orangutan. Orangutan? Bakit hindi ba? Dahil walang gumagana sa utak mo, kaya ka nakakaranas ng ganitong paghihirap. At nagsalita ang matalino. Eh, ikaw naman itong walang alam. Yabang mo. Nagmamarunong, akala mo kung sino kang magsalita. Pumikit ka. Aray, masakit! Pumikit ka. Mo sarili mo. Hoy! Sandali! Goy! Ah.
mo ko? Teka, gusto mo bang makikaw dito sa daycare? Ha? Wag. Huwag ka naman ganyan. Huwag ka naman ganyan. Para ka namang pumpkin. Imposibleng katulad mong makakasama ko. Umalis ka na. Umuwi ka na. Pumpkin ka na. Ang pangit mo pa. Hindi. Huwag ka naman ganyan. Bakit mo ba ito ginagawa? Huwag ka naman ganyan. Paano ako nabuhay pagkatapos noon? Wala kayong nalalaman. Natakot ako lumabas ng bahay. Dahil sa laki ng takot na aking nararamdaman. Masyado ako nasaktan. At nahiya na akong harapin ng mga tao. Pagkatapos ng 3 taong pagdurusa, pumunta ako sa Germany. Nagpapa-plastic surgery ako every 2 years. Oo, ang expression na yan. Noong time na ang trato niya sa akin, ay tulad ng isang monster, isang halimaw. Minsan hindi ko yun nalimutan. Wala akong matanda sa sinabi mo. Pero I'm sorry. Hindi yan. Hindi sorry. Hindi sorry ang gusto kong marinig mula sa'yo, Jumpio. Teka, relax ka lang. Tingnan mo ko. Hindi ba ako maganda? Kumanda na ako. Hindi ba, Junpyo? Hindi mo pa rin ba ako gusto? Nagbalik ako rito para lamang sa'yo! Ito ang pagkakataong matagal ko nang pinakahihintay! Napaka-pathetic. Ayoko na makita ka. Alam mo kung bakit? Di mahalaga kung noon o ngayon. Mukha ka pa rin monster. Hindi. Mas grabe ka ngayon kaysa noon. At least nung kinder pa tayo, may maganda kang puso at kaluluwa. Ako rito dahil may dahilan. Dahilan? Anong dahilan? Ayokong marinig. Bakit? Ikaw na hungoy ka! Bakit mo ako dinala sa bahay mo? Alam mo, sa itsura mong yan, sa dami ng sugat mo sa katawan, pwede ba kitang iuwi sa inyo? Matutuwa ang parents mo. Nagpatawag na ako sa inyo at pinasabi kong huwag na sila mag-alala. Pinatapong ko na ang lahat ng mga gamit mo, kaya huwag mo na lang hanapin. Pinatapon mo? Pinatapon mong lahat? Pwede namang punasan at labahan ang mga gamit ko. Paano mo naman lalaban yun? Kala mo hindi ko kaya? Anak ako na may-ari ng dry cleaning shop!
Ang ingay mo! Sa liit mong yan, ang lakas ng boses mo. Ano? Tatangat-tangahan ka na naman, engot! Paano naman mangyayari yun? Sige, tignan mo sa logical perspective. Hindi yata nababagi ang malaking boses para sa maliliit na tao. Anong problema mo? Hoy! Ano na naman ginagawa mo, ha? Lumayo ka sa akin! Sige. Aray! Napalitan ang lahat ng mga gamit ninyo na pareho ang brand name. Pero nahirapan kaming humanap ng bike na katulad ng sa inyo. Ginawa ko ng lahat ng humanap ng bago. Tulad ng bike ninyo. Pero wala, sana may magustuhan kayo. Pero kahit na, ang mahal po kasi. Espesyal ang lahat ng inihanda ng chef para sa inyo. Rose Wagyu Beef naman ang sangyan. At omelette with Alba truffles mula sa Piemont. Alba 3, 4. Truffle. Yan din ang tinatawag na Songru Mushroom. Pero, nasan po si Gujan Pyo? Siya nga pala. Maagang umalis ang bahay si Young Master. Saan po pumunta? Ate, ikaw ba yan?
Let's break this, young man! Dalawin na ba ang ate mo? Anong problema? Tinatanong kita kung nakauwi na ang ate mo. Parang cellphone. Pautolutan ang dati ng signal. Tama na ang kaka-computer mo. Exposed ka na sa electromagnetic waves. F4! Ano? Sino yan? At kakisig at kagwapo naman ang taong yan. Sino? Ang F4 na yan! Anong sinasabi mo? Si Kujan Pew, ang tagapagmano ng Sinua Group. Sinua Group? Ano? Pag-ibig mo sabihin, narito ang taong yan sa bahay natin? Isang hiwa pa rin isang ulamin natin. Kasi pagkain na kinakain ng mayayamang tulad ninyo, young master. Bakit hindi nyo subukan tikman yan? Masarap yan. Ah, alam ko ang isang to. Sword. Fish. Friend mo. Backstabber ang best friend mong yan. Unfair siya at siya ang cause ng lahat ng trouble na na-experience mo. Excuse me nga? Scary talaga ang Minji na yan. Sabi nila, kapag ikay nagpa-plastic surgery, napaka-painful talaga at hindi mo na uulitin pa. Wala nang ugly kung lahat magpapa-plastic surgery, diba? Correct. Look at her. Face mo pa yan ng human being? Correct. At kung ako, ang may face na ganyan, matagal na akong nag-exit sa Earth. Goodbye, Earth! Ang mga mata mo. Ang ilong mo. Ang cheekbones mo. Ginastos niya yan, di ba? Nabibili ng pera niyo ang kahit na anong bagay na gusto niyo. Anong problema kung magparetoke ng mukha? Di ba? Lahat naman kayo nagpa-plastic surgery. Bakit yung nilalait si Minji? Okay lang sa magaganda ang magpa-plastic surgery. Pero ang mga pangit hindi na pwede magpaganda. Ginawa niya yun dahil may dahilan. Pinagbayaran niya ang hapdi ng plastic surgery. Ano naman ang problema doon? Ano ngayon?
Bakit? Masasabi niyo bang hindi siya si Minji? Ano? Magsalita kayo! Magsalita kayo! Mapapatawad. Hindi ko masabi sa'yo. I'm sorry. Huwag mo nang isipin mapapatawad pa kita. Important announcement ngayon. Gusto kong linawin sa inyo ang isang bagay. Simula ngayon, si Gum Jan D, sophomore class B. Girlfriend ko na siya ngayon. Yan ang aking formal announcement. Ano man ang gawin at sabihin nyo kay Gum Jan D, ibig sabihin, ako na rin ang kinalaban ninyo. Kaya mag-iingat kayo. Maliwanag ba? Yes! Maliwanag ba? Yes! I object. Jiro! I'm back. Jan D, sa palagay ko napaaga yata ang pagbalik ni Jiho. Pero ngayong naririto na siya, ibig mong sabihin nagkaroon ng problema sa Paris? Ewan, siguro. Pero dapat, di ba dapat masaya ka na ngayong bumalik na siya? Hindi? Ah, alam ko na. Baka naman may hinihintay kang iba. Ganun ba? Ano ka ba? Hindi yun ganun. Kung ganun, bakit hindi ma-drawing ang mukha mo? Hindi ko alam. Hindi ko alam ang sasabihin ko.
Pero alam mo, Gail, parang kakaiba yung nararamdaman ko. Ano yun? Parang may nagbago. Ano ka ba? Siyempre, mas guwaping na siya dahil kagagaling niya lang sa City of Paris. Sabi nang hindi ganun. Oh, Kang San. Anong problema? May emergency daw sa bahay niyo. Mama! Papa! Kang San, nasan kayo? Narito ako, ate! Narito ako! Sandy, anak. Naku, tingnan mo ang nangyari dito sa ating bahay. Ano mga to? Yung friend mo! Pinadala ang lahat ng to! Sino friend? Yung friend mo, si Gudjon Pyo. Nagpadala ng dining table, sofa, TV set, at refrigerator. Nakakapanghinayang nga eh. Kailangan ibalik yung napakagandang kama dahil napakalaki. Hindi magkasya sa pinto. Naku, napakaraming lace, pang prinsesa. Naku, sayang talaga. Kuha ko lang masusunod, pinibakbak ko ng pintuan para magkasya. Huh? Eh, bakit ito nagkapal lahat ng padala niya? Ah, Jandy, gusto ko sana ibalik sa kanila, pero paano naman yung driver? Hindi siya makakaalis kung walang tatanggap ng delivery. Anong gagawin ko? Ano ba sinasabi mo? Bakit? Hindi lang naman ito para sa atin, ah. Ginagawa niya ito dahil sa kalagayan nila sa buhay. Mayaman sila. Kung namumuhay nga naman tayo sa kahirapan, syempre malaking kahihiyan yon para kay Junpyo. Wala ka kasing alam sa buhay. Hindi po yun ang problema. Ano nang gagawin niyo? Halos wala ng space para malakaran? Gusto niyo pa mabuhay sa pagitan ng sofa at ref? Ay, oh, siya. Iligpit lahat ng mga kagamitan yan. Ipadadala natin sa bodega ng uncle mo. Gabitin mo lang kapag nag-asawa ka na. O ano, masaya ka na ba? Oh, Papa! Naiintindihan ko. Sayang naman. Pero kailangan nga natin isauli na. Anong isusuli? Sabihin mo na lang kay Junpyo. It's the thought that counts. Mas lalong hindi ko tatanggapin yun. Ate! Pwede ba nating iwan kahit itong TV lang? Ay, naman sa pag... Gumkansan! Nag-usap tayo. Oh, nandito ka pala. Anong ginagawa mo rito? Nakakaintindi ka ba? Ang sabi ko, mag-usap tayo! Alis ka dyan! Hindi ka ba tatabi? Teka! Anong nangyari? Malapit na makapag-set ng bagong record! Ano bang problema mo? Ikaw ang dapat kong tanungin ng ganyan. Bakit mo ginagawang warehouse yung bahay namin na hindi ka nagpapaalam, ha? Aha, yun ba? Meron ka bang hindi nagustuhan? Kung meron, papalitan ko na lang. Hoy, meron na kaming kama, upuan, lamesa, ref, washing machine at TV ang bahay namin. Mas maganda kung puro brand new. Bakit mo ba ito ginagawa? Ano ka ba sa akin? Ano? Simula kahapon, ako ang boyfriend mo. Lagi mo ba itong ginagawa sa lahat ng naging girlfriend mo? Minibilan mo ng damit, kotse, mga furniture? Tapos hindi ka ba makontento ang bahay naman? Actually, yun ang pinakaunang gusto kong gawin. Pero ang sabi ng sekretary ko, saka na lang. Dahil nandoon ang laundry shop niyo. Ano ba ako sa palagay mo? Hindi mo ako pwede bilhin ng pera! Sinabi ko na sa'yo, puso ang ginagamit para magkaroon ng kaibigan, hindi pera. Hindi ko alam kung anong mga klaseng babae ang mga dinate mo nun. Pero talaga naiirita ako sa mga ginagawa mo. Wala pa. Wala pa akong nakaka-date na babae. Kahit isa. Okay. Palalampasin kita ngayon, pero sa susunod, mag-iingat ka, hindi na kita magbibigyan! Huwag kang ang sumigaw. Bakit ba lagi kang nagagalit sa akin tuwing gumagawa ako ng kabutihan? Hindi ko sinabing gawin mo yon. Nice shot. Ganito ang tama paghawak sa dart. Hoy. Lagi ba may babae pag nandito kayo? Bakit? Nagkiselos ka? May party lang ngayon, kaya special day ang araw na to. Hindi man ako nag-invite ng girls dito. Ano? Special day?
Maganda ang card na ito. Ano ba nangyayari kay Jihu? Naging playboy after Paris. Sanay na akong makita siyang parating tulog buong araw. Ngayon, marunong na siyang mag-socialize. Masaya ako sa nangyari sa kanya. Jadi, gusto mo mong sumali sa equestrian club namin? Sige na, you might be a good leader. Jadi, don't forget, ha? Birthday ka mamaya. Kesa sa ginugulpin nila ako nun, ah. Bakit sila ganun? Sawa ka na bang sumigaw ngayon? Jihu? Pag nakasanayan mo na, mahirap na mawala. Pareho pa rin ang dati. Pero tahimik na ngayon. Parang hindi na ako sanay. Kailan ka babalik ng Paris? Hindi na. Kumusta ka? Totoo bang nagda-date na kayo ni Junpyo? Yun ba? Kung ganun, totoo nga. Kasi ang totoo... Nahuli na ba ako nagda-date? Ha? Yayayain sana kita lumabas. Huh? Ano? Hindi, biro lang. Ano kaya kung mag-date tayo na hindi alam ni Junpyo? Jihu! Wala pa rin nagbago. Ikaw pa rin nandiyan din nakilala ko. Namiss ko ang lugar na ito. Tingnan mo nga naman. Makapulot ka lang ng barya, tapos masaya ka na. Teka, ano ginagawa mo rito? Ang dahil mong sinabi nung binigyan kita ng mga furniture at appliances. Pero nakapulot ka lang ng barya, ang saya-saya mo na. Kasi, sign of good luck. Sandali. Ikaw ba yung naghulog nito? Bilang reward sa ginawa mo, naghulog ako ng isa. At ang ganda ng resulta. Ito na. Sige na, itago mo na. Sinabi mo, good luck yan. Hindi na ngayon. Kasi simula nung makita kita, lahat ng swerte naging malas na. Mali. Mas maswerte ka. Sobrang swerte. Ano? Tayo na. Ano ba? Hindi mo ba alam na may trabaho pa ako? Okay lang. Akong bahala pag nasasanti ka. Pwede ba? Tigilan mo na ako sa mga kalokohan mo. Kinikilabutan ako sa lahat ng mga pinagsasabi mo. Ah, tayo mong reklamo. Ay na! Teka, ano ba? Sabi ka lang! Okay. Ano nangyari kay Sandy? Palabasin mo sila lahat. Yeah, Master. Dapat tumawag muna kayo bago kayo pumunta rito. Bakit kailangan ko ng permit? Ako ang may-ari nito. Palabasin mo sila lahat.
Uuwi na sila ng mga 6 o'clock. Maghintay lang kayo ng mga 3 oras. Maghihintay ako ng 3 oras? Ulitin ko sinabi ko. Hindi na bali. Ako na bahala. Oh, nasa na? Sir? Ano pong hinahanap nila? Ano pong ibig niyo? Hindi mo alam? Wait a minute, sir. Sandali lang po. Mr. Jong, she's fired. I'm on my way. Basta yung pangako mo. Bayaran mo yung Tang Dynasty teapot. At hindi mo yan ibabalik sa akin later, ha? Okay. Balik tayo. Bakit hindi pa siya bumabalik? Gail, huwag kang aalis na hindi mo ako kasama, ha? Hindi ako aalis na hindi kasama si Jandy. Ba't ko susama sa'yo? Pangako, hindi ka aalis. Welcome! Oh, anong ginagawa mo? Hindi ako si Jandy, ako ang Fred lang si Gail. Emergency, tayo na. Anong problema? May nangyari ba kay Jandy? Ano nangyari? Na-aksidente ba? Bilisan mo! Baka hindi na natin siya makita muli! Hindi! Kailangan malaman to ng parents niya! Kakunta ko na sila! Anong gagawin ko? Tayo na! Jandy! Anong gagawin namin dito? Magbabakasyon tayo. Bakasyon? Mangarap ka! Hindi pa ako nakapagpaalam sa mga magulang ko. Nagawa ko na. Ano? Oo, pumayag na sila. In case mag-worry ang parents mo, dahil ikaw lang isasama namin, sinama na rin namin ang friend mo. Nababalo ko na ba? Okay, let's fly! Almost paradise. Aksim mo na to numbusin. Nal hangan noye sarangi. Ong sesang dagatim. Bago na naman ang plane na to. Ang alam ko, 1 year bago sila makapag-deliver. Iba talaga ang Shinwa.
Ladies and gentlemen, I welcome you aboard in Chinwa Airlines flight number 001 from Seoul to New Caledonia. New Caledonia time is 2 hours ahead of Seoul, and it's now 3 o'clock in the afternoon. Local temperature is 27 degrees Celsius. Caledonia! Bakit? Kinakapos ka na ba ng oxygen? Gusto mo ikuha kita ng oxygen mask? Kutsun ko. Close na tayo para sumama ako sa'yo? At kahit maging close man tayo, dapat nagtatanong ka muna kung anong schedule ko. Sana tinanong mo naman ako. Nung kinder kayo, hindi ba kayo tinuruan ng common sense? Gusto ko mag-travel kasama ka. At ready na lahat. Huwag kang mag-alala. Korea will be fine without you. Hindi yun problema. Walang problema ang Korea. Ang problema ang boss namin. Kapag nalaman niyang pareho kami nag-absent, hindi mangyayari yun. Halika na nga. Take your seat, please. Saan sila nanggaling? Sigurado ako na tagaibang planeta sila. Ano siyang planeta mo kaya galing? Airport, thank you very much! Anson, apat ka special abalon, please. Special abalon, apat? Yes, sir. Okay, coming. Sir, pakibilisan lang po. Thanks. Yes, sir, what's your order, sir? Okay. This is your captain speaking. We'll be arriving to Metro Island shortly. We wish you a pleasant trip to New Caledonia, French Paradise. Nandito na tayo! Gising na! Stand by me.
pakiramdam ko, lumulutang tayo sa dagat. Nakalutang nga tayo. Hmm? Talaga? Halika. Totoo ba to? Wow, parang paradise. Nasa nalit tayo? Nasa Metro Island tayo. Kami ang owner ng island na to. Sa inyo? Hmm, sa Shinwa Group. Bumili rin ng island si Bubin pero sa Dubai. Pero ang totoo, artificial island lang yun. Gusto ko sana pagandahin pa ang landscape para mas magmukhang paradise. Mabuti pa! Mag-tour na tayo sa island para makita nyo. I'm a psycho. Oh.
I see you, Mel. Binata? Futures. Asawa? Magiging asawa niya? Nasa siya? Taga saan? Sino siya? Narito. Kasama mo. Ha? At soulmate mo. Soulmate ko? Ang galing! Ibig sabihin, ang soulmate mo, ang mapatang asawa mo, ang galing! Dalawang lalaki, magkaiba. Ang ibig niyo sabihin, edi, ang soulmate at mapapangasawa niya, magkaibang tao? May mawawala sa iyong mahalagang bagay. Mawawala? Mahalagang bagay? Bilang isang babae. Bilang isang babae? Hindi kaya... Panaginip. Gail, alam mo, may napanaginipan ako. Ano naman yun? Panaginip lang. Ay, salamat. Pumunta daw tayo sa isang manghuhula. Tapos, isang babaeng hindi ko maintindihan yung itsura. Ang sabi ng babae, kailangan daw nating mag-ingat. Halika, pumunta tayo. Saan? Malalaman mo rin. Isang matagal mo dyan. Sandali! Kay! Johnny! Mahala ka na. Gail! Johnny! Mag-iingat ka! Hindi siya pupunta sa gera. Wow! Ang ganda naman! Teka, kunin mo akong picture. Ha? Ginawa mo pa akong photographer? Happy ka na. Let's go. Teka, sandali lang. Nakita mo na yung scenery. Nakapagpa-picture ka na. Ano pa ba ang gusto mo? Hindi pa ako masaya. Hindi ko pa nakikita yung taas eh. Ha? Akyat tayo sa taas? Teka! 9 times na ako nakapunta rito! Ikaw pa lang ang unang aakyat dyan! Ah, unsophisticated naman itong babaeng ito. Relax. Relax ka lang. Isipin mo yung jar. Rito? Alam mo? Punishment mo to kasi nagsinungaling ka. Anong emergency ang sinasabi mo? Hindi naman talaga ganun yun. Let's put it this way. Magaganap pa lang yung accident. Hindi pwede! Anong iniisip mo? Wala. Sino may sabing may iniisip ako? Tara, bumaba na tayo. Hoy, Jumbio! Deserted island ba to? Bakit walang tao rito? Narito naman tayong dalawa, di ba? Baka may masama kang binabalak sa akin, ha? Balak? Wala akong balak. Hindi ko iniisip yun. Go, Jumbio! Binabalaan kita. Kung dinala mo ako rito, para lang paglaruan ako, kalimutan mo na lang iniisip mo.
paglaruan? Hindi mo naman ako mapipigilan kung anong gusto kong gawin. Eh ikaw, napaka-suspicious mo at masama rin ang iniisip mo tungkol sa akin. Parehas lang tayo. Halika na. Halika na. Sabi ko na sa'yo, magagawa ko ang mga bagay-bagay na beyond your imagination. Hindi ko akalaing magugulat ka sa mga simpleng bagay tulad niyan. Simpleng bagay pa ba yan? Parang isang magic. Isa ka bang genie? Genie? Bakit? Sino ba siya? Mas mayaman ba siya sa akin? Hindi. Yung genie, yung lumalabas na sa lampara ni Aladdin, kahit na ano kaya niyang gawin. Siya ba? Akala ko kung sino. Pero, talaga bang kaya niyang gawin ang lahat? Hindi. Meron ding mga bagay na hindi niya kayang gawin. Tulad ng pumatay ng tao. O kaya, buhay ng mga patay. At ano? At piliting mailabang isang tao sa hindi niya gusto. Hindi niya kayang gawin yon. Marami palang bagay hindi niya kayang gawin. Mas powerful ako kaysa sa kanya. Kaya kong gawin ang lahat. Kaya kong pumatay ng tao. Pwede ko rin silang buhayin. Kahit ano, kaya kong gawin. Oo, naalam ko kaya mo. Buti ko na makalimutan. Hello, ako nga pala si Gu Junpyo. Nasa New Caledonia kami ngayon. Si Miss Longy... Kasama ko si Gun Jandy ngayon. Ibibigay ko na sa kanya. Mama! Jandy! Okay ka lang ba dyan, ha, anak? Okay ka lang? Jandy, magpasaya ka lang! Pa, ma, okay lang po ako rito. Sorry, Kangsan, ha? Sorry kung ako lang ang nandito ngayon. Nagawa ba umalik? Inisip ko lang naman na... Wala, Junpyo. Salamat. Kung ganun, bakit ka umiyak? Kasi napakaganda ng lugar na to. Hindi ko alam kung kailang makakapunta ang peres ko sa lugar na gaya nito. Kapag nakita nila to, matutuwa sila. Isama natin sila. Ha? Babalik tayo rito kasama sila. Ang pamilya mo. Pagkatapos ng drama mo, mag-main course naman tayo. Main course?